Bilangin mo yung mga lumalapit sa'yo.
Hindi, ang ano dito, ang hamon sa ating mga bisa dito, mangyayari kaya sa atin din na tayo mapupunta sa kaharian ng Diyos? Kasi yun naman ang pangako ng Diyos sa atin na, di ba? Na tayo ay, hindi naman iakyat, kundi tayo makakasama niya sa kaharian. Matay mo naman, sister, mga mamaya, iakyat ka nga. Gusto mo ba yan yung assumption? Na katawan at kaliwa. Kaya lang, siguro, matagal na lang yun. Ang proseso yun. Kaya ang naman sa atin, kung ngayon nalaman natin na tayo talaga ay welcome sa kaharian ng Diyos, tingnan natin, do we deserve heaven? Or do we deserve hell? Ito po yun. Siguro, kaya tayo hanggang ngayon ay devotion kay Maria. Talagang malaking tulong po yung pagpaminituro sa ating mahal na Birhen Maria. Ang devotion sa ating mahal na ina. Tama yung ginagawa natin every Wednesday, we have? Marina lang? Inalalagay sa Klolo. Inalalagay sa Klolo. Ano ba ba yun ba? Rosary. Ano yung iba pa ang alam ng devotion ni Maria? Rosary. Rosary, ano ba? Yung Legion of Mary, iba yung mga anak naman yan, no? Basta ang devotion sa Mati Maria, hindi lang ito dasal. Hindi lang ito isang activity na dapat gawin. Kailangan, tignan natin, ano ba yung mga sinasabi natin sa novena? Ano ba yung dinadasal natin sa novena? Gaya sa perpetual health, meron ko nakalagay. Para ilayin tayo sa tukso, para tayo ay makaakyat din, kagaya ng ating mahal na ina sa kanyang kaharian. Yun yung mga hamon sa atin eh. This is a challenge for all of us, brothers and sisters. Alam ko, lahat tayo, pag ngayon tayo tinignan at in-examen ng Panginoon, walang papasa. Meron ba? May papasa ba sa atin? Kaya ba? Kaya laging ipinagdiriwang ito. Para nang sa ganun, mabuksan lagi yung ating isip, yung ating damdamin, yung ating kalooban, yung ating pagkatao. Yung ating katauhan. Sa katauhan ni Maria. Kasi siguro magtataka tayo, ba't nangyari kay Maria yun? Di ba kagaya rin natin siyang tao? Hindi siya Diyos. Hindi rin siya Espiritu, hindi siya Anghel. Siya ay katulad ng ordinaryong tao. Binigyan lang siya ng ano? Misyon. Ano yung misyon niya? Na ipagbuntis ang tagapagligtas at iluwal sa mundo. Kaya yun yung tumanim sa isip ni Maria sa kanyang puso. Kung ito yung misyon na galing sa Diyos Ama, so, kailangan magbutihin niya yung buhay niya. Kasi imposible na hindi siya magkasala eh, di ba? Tao lang siya. Tao lang siya. Kaya magtataka pa, kung hindi siya nagkasala for how many years, ilang taon ba namatay si Maria? Kasi walang nabanggit ng kamatayan ni Maria. Kamatayan ni Kristo, pero, diba? Kamatayan ni Jose, ganun eh. Di ba? Si Maria lang ang tao walang binanggit na namatay. Si Maria. Pero for sure, namatay siya. Kaya nga siya iniakyat sa langit kahit matatawan. Pero ang maganda nun ay hindi talaga siya nagkaroon ng pagkakasala at pagkakamali. Siguro pag-iisip. Saan ba nagsisimula ang kasalanan? Isip. Diba ngayon yung kasalanan? Isip tapos? Salita or action. Kasi yan ang talaga ng sin, yung proseso ng kasalanan. Iisipin mo muna, pupunta sa puso, and then you will do it in action. Kaya bago yan maging action, yung kasalanan, inihingi na dapat natin ng
sacraments of confession is very important also for us Catholics. Kasi tayo ng mga Katoliko naniniwala sa confession nito. Yung iba na ng kapatid sa ibang denominations, they don't believe in confession. Salamat na lang nga, meron tayong isang kapatid na kahit hindi siya Katoliko, nakikiisa siya sa ating pagdiriwang ng Misa, si Brother Marsh. Hindi naman lahat, kasi hindi natin kayang gawin yung lahat ng ginawa niya. Yung binabakit natin sa Litanya, totoo yun, yung Litany of Mary. That is true. Pero hindi natin kayang, kahit isa o dalawa roon, pwede natin tularan.